po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, January 21, 2023. At ngayon din po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Agnes, Dalaga at Martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat sa mga Hebreo, chapter 9, verses 2 to 3 to 11 to 14. Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang unay, tinatawag na dakong banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalaway nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan at ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. No, sa ating pungunang pagbasa, narinig natin ang Panginoong Jesucristo na hindi lamang nagtatalaga ng hindi lamang siya ang naghahandog, kundi siya pa rin ang naging handog bilang saserdote, no, na madalas po natin na naririnig o narinig ngayong linggong ito na ang mga salitang saserdote at si Kristo ang walang hanggang saserdote, dakilang saserdote na umawi ng kung anumang mga humahadlang para tayo po ay lubusan na makalapit sa Panginoon, sa ating Diyos Ama. Dahil sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang sariling buhay, no, hindi dugo ng mga hayop o na ayon sa kautusan na hiningi noon, kundi dugo ni Kristo yung iniaalay para sa kalinisan at ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Pinili ni Kristo na ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At ito'y nangyayari sa tuwing na pinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia. Ngayong araw na ito ay ginugunita rin natin ang kapistahan ni Saint Agnes, isang dalaga at martir, o virgin and martyr. Ang kwento po ng ni Saint Agnes ay siya po ay 12 years old lang, no, nang siya po ay dalhin sa altar doon po sa isang lugar sa Roma, at doon po ay pinilit siya, no, na sundin ang isang batas na magtutulak sa kanya, no, sa paglayo sa Diyos. Ito yung batas ng mga Diocletian na maghandog siya sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa murang edad, no, dahil nga naramdaman niya na ang pag-ibig ni Kristo, kung kaya inialay niya rin. Kumbaga si Kristo nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At dahil doon, ang pag-ibig na yon ang pinanghawakan ni Saint Agnes para hindi sa talaga tuluyang bumitaw, no? Kahit anong torture, kahit anong pagpapahirap ang gawin sa kanya, kahit anong ibigay sa kanya ng mga pangiinsulto, hubaran siya sa harapan ng mga tao, ibalandra ang kanyang katawan, hindi siya nagpatinag na bumitaw sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Pinili niya
kahit umabot sa kamatayan, na sabihin niyang si Kristo lang ang kanyang mamahalin. Si Kristo ang kanyang, kumbaga, kabihak ng puso. Bagamat siya, pinahayag niya, no, na siya ang unang pinili ni Kristo, kung kaya pinipili rin niya si Kristo. Kahit na umabot sa punto na siya po ay kitlin, no, ng buhay o kitla ng buhay dahil sa kanyang pananampalataya. Yan, nawa po, magkaroon din nawa tayo ng lakas, no, na katulad ni St. Agnes, na mapanindigan natin, no, ang pagmamahal natin kay Kristo, lalo tigit tayo po ay minamahal ni Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.